What's up guys? Muling nagbabalik, Bore Moto Vlog. So ngayong araw na ito ay magpapachinsoil tayo kay Hunter. Kasi nga balikan tayo from Bicol, Marindogi to Bicol. Kailangan natin palitan ng langis guys para yung takbo niya madulas. Paano pa dudulas kung wala ng langis, di ba? Habang palapit na palapit ito kay Hunter, may napapansin ako guys. Pucha, nangangamoy 5,000 na naman to. My God. Kaya naman, sinuot ko na lang yung helmet ko. Para kahit makita ko silang magkasama, hindi masyadong masakit sa mata. Naalala ko nga pala mga par, Linggo pala ngayon, sana may bukas na shop. Yung iba kasi half day lang eh. Ayun nga, nakakita ko ng shop dito, malapit sa may Imlulier, dito sa Marindoki. May oil po kayo ma'am? Oil? Ano po kayo? Shell Advance. Anong kulay? Yung blue. Blue meron? Meron kayong ano, mekaniko? Wala po kasi akong tools eh. Okay lang ba? Sige po. Bukas pa? Okay. Buli ini pa de. Mekaniko tayo ngayon. Kaya naman hindi ko na pinatagal. Kinuha ko yung tools para maumpisa na yung pag-change oil natin na matagal ko nang hinihintay mga par. So yun na medyo nahihirapan ako dyan kung anong madami yung tools. Binago ko muna yung position ni Hunter guys para hindi ako mahirapan mo chainsaw oil. So medyo mahirap kasi kapag hindi mo abot yung sipit-sipitan. Ayun nga, nakaluhod na ako. Sad to say guys, medyo nahihirapan ako sa mga tools nila gawa ng hindi ko kabisado yung mga ginagamit nila. So yun nga, yumukong na ako at sinilip ko yung sipit-sipitan. So medyo nahihirapan ako dyan guys, gawa ng malalim at lumipat nga ako sa kabila. Nakailang position ako dyan guys, bago ko mag-change oil si Hunter. So yun nga, inikot-ikot ko. Kinamay ko na para hindi na ako mahirapan. So mahirap kasi kapag walang paddock stand guys, gawa ng... So wala po siyang cinder stand. So yun nga, medyo malapit na lumuwag yung sipit-sipitan ni Hunter. Inikot ko na. So ayun, kinamay ko na para madali buksan. So medyo namamasa na guys kung makikita nyo. So yun nga, ginawa ko na yung planggana para kapag linabasan na si Hunter ay diretso na siya sa planggana. So yun nga, lumabas na yung itim, napaka-itim na langis. So talagang kailangan natin i-change oil kapag malayuan yung ating biyahe, lalo na kapag umuwi tayo ng probinsya. So yun ang pinakang the best nating gawin. So yun, ipapakita ko sa inyo napaka-itim na langis ni Hunter. Kaya ramdam ko na kailangan talaga i-change oil. Nga pala mga padi, kapag mag-change oil tayo ay kailangan din natin palitan ng oil filter yung ating motor kasi yun ang nagsasala ng mga dumi. So malaking tulong po yan sa motor. Kaya naman na kinalas ko na yung takip ng oil filter dyan at then pinunasan ko na yung aking kamay gawa ng malangis nga. Kung makikita nyo dyan guys, napaka-itim na ng oil filter natin. So kaka-change oil ko lang yan last month. Ayan, kung makikita nyo, talagang palitan na. Ayan nga, nagpunas muna ako ng kamay para malinis. Pinunasan ko rin yung loob ng lagayan ng oil filter. At kung makikita nyo dyan guys, yung oil filter natin, oh. Isang size lang po yan. Same lang po ng oil filter ng Sniper 155 sa mga R15 user po dyan. Same lang po yan. So yun, binili ko na yung takip ng oil filter natin. So yung mga tornilyo po yan ay hindi pare-parehas. May mahaba, may maiksi. So dapat tanda mo po yan. At kapag nahigpitan mo na, yung sakto lang, hindi masyadong pwersa kasi may tendensing masira or maputol yung tornilyo ng oil filter. So yun nga, ibabalik ko na yung
sara sa langis. So make sure na malinis siya bago mo siya ibalik para quality, sabi nga. Kaya naman lumuhod na naman tayo, guys. Makikita nyo, hirap na hirap kapag walang paddock stand. So napapakagat labi ako dyan, no? At yung gamit natin dyan ay Shell Advance, kung makikita nyo. Medyo malalim kasi pag R15, hindi katulad kapag na may mga center stand, madali mo lang maibabalik. At pinunasan ko yung ilalim kasi minsan umuusok siya kapag mainit yung makina. Akala natin may tagas yung motor, pero wala naman pala. So kapag nag-change oil tayo, yung mga tapon-tapon na langis, kailangan natin punasan. So yun yun, binuksan ko na yung langis. So chinik ko muna kung legit ba. Siyempre legit yan, Shell Advance yan eh. Kaya sinalpa ko na. Nga pala mga padi, kapag mag-change oil kayo sa R15 ay 95 ml lang or 90, kasi yun ang ginagawa ko. Kasi minsan dunod yung takbo, parang hirap kapag nasubran tayo, nasubran sa oil. Yung binali ko na at sinapinan ko bago ko ginamitan ng pliers para hindi siya magasgas. At ibinali ko na nga yung mga tools dahil tapos na tayo. Ilan taon na po kayo, ma'am, dito? Kakabukas lang. Pero bala pa talaga pala. Lalaki pa ito, ma'am. Lalo na pag may magaling kami kanito. Pangalong branch na namin ito. Saan po yung isang branch? Ang branch ay nasa Lagdi. Saan po yun? Santa Cruz. Santa Cruz. Ah, okay. Medyo na isang pa naman. Ah, pangalawang branch na. Ayos yan, ma. Ah, ma'am, baka may gusto kang sabihin, i-upload ko na lang to. Ayan, ha. Sa gusto kong bumili ng items, pwede po kayong pumunta dito sa aming shop located at itang bayan mo kung pag-i-near and ma'am. Salamat, ma'am. Mag-iwan pala ako ng stickers, guys. Ako idayo lang dito, ma'am. Hindi po, 4 months lang po ako dito na kasi. Mag-iwan dito ako ng steer. Okay, thank you po. Para sa customer. Sige po, ma'am. Salamat po. Sige po. Sige po, ma'am. So, yun niya. Check natin si Hunter. Attention ko na siya, guys. Customer naging mekaniko, guys. So ngayon, guys, maganda na naman yung takbo ni Hunter. Thank you so much kay ma'am kasi yun niya, nakapag-change oil ako kahit walang mekaniko. So buti na lang, marunong po ako. Kahit pa paano, naging smooth na naman yung takbo niya. So balik ang bigol kasi to, kaya yun, kailangan i-change oil. Kawawa naman kapag hindi naalagaan yung makina. At syempre, nagpalit din tayo ng oil filter. See ya, guys! Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye-bye! More about vlog!